sampatay at 5 ang sugatan sa nangyaring barilan sa huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy sa Sharif Aguac, Maguindanao. Yan ang ulat ni Regine Lanusa ng PTV Davao. Isa na ang namatay sa nangyaring barilan sa huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy sa Sharif Aguac, Maguindanao kahapon ng tanghali. Ayon kay PNP PIO Chief at Spokesperson Police Brigadier General Gene Fajardo, isa ang patay at 5 ang sugatan na pawang nasa ospital pa. Base sa investigasyon ng Maguindanao del Sur PNP, lumalabas na sangkot sa barilan ang mga supporters ng incumbent mayor at supporters ng makakalaban nitong grupo. Under investigation pa rin po, ma'am, pero ang lumalabas po sa investigation po ng Maguindanao del Sur ay magkabilang grupo po, particularly ma'am, yung supporters po ng incumbent mayor at yung kabilang grupo naman po ay galing di umano po doon sa makakalaban po niya sa pagka-mayor na nag-file po ng kanyang kandidatura kahapon po. So, paliwanag naman ng Commission on Elections o COMELEC, inakala umano ng taga-suporta na hindi tinanggap ang COC ng nagnanais kumandidato. Paliwanag ng COMELEC, may warrant of arrest umano ang naghain ng COC kaya inaresto siya habang naghahain ng kandidatura. Tinanggap umano ng COMELEC ang COC pero blanco ang Certificate of Nomination and Acceptance o CONA na kanyang isinumite sa COMELEC. Nagsimula umano ang pagpapatok ng baril sa private armed group na nasabing kandidato. Dahil dito, ipapakiusap ng ahensya sa PNP na ipagbawal na ang private armed group sa mga kandidato sa election period. Alam namin ngayon kung saan namin i-deploy yung mas madaming pwersa ng PNP. Ang kinakailangan, tatapatan din namin, hindi lamang ng sigasig, pero tatapatan namin din ng pwersa kung kinakailangan. I am telling this to everyone, especially to the candidates with private armed groups. The COMELEC will not hesitate to use all the forces available to us, all the resources available to us, just to ensure that the voters are able to vote. Kinundin na naman ng lokal na pamahalaan ng Sharif Aguac ang nangyaring insidente dahil hangad nila ang mapayapang filing ng COC. Mula sa PTV Davao, Regine Lanusa, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.